Maraming magulang ang nais maglaan ng oras sa kanilang mga anak kapalit ng kahit na anumang bagay. May mga magulang pa nga na animoy ayaw ng palabasin ng bahay ang kanilang mga anak. Pero alam naman natin na balang araw, ang maliit nating anak ay lalaki din at tuluyan sa ating mapapahiwalay. Ito ay hindi rin naiiba sa Sosa family. Pero alamin natin ang pagkakaiba ng pagkaiwan sa iyong tahanan sa salitang aabandonahin na ito. Para ang naging sitwasyon ng dalawang dalagang magkapatid sa ating kwento ay hindi na maulit pa sa kanilang pamilya. Sa isang maliit na bayan sa gilid ng siyudad, isang maliit na babae na pinangalan ng Alice Sosa ang ipinanganak. Siya ay lumaki bilang isang matalinong dalaga dahil sa kanyang matinding dedikasyon sa pag-aaral at pagtupad ng kanyang mga pangarap na napupunan na agad ng kanyang magulang simulat sa pool ng kanyang pagkabata. Dahil dito, si Alice ay naging matagumpay agad na businesswoman sa agricultural industry. Kaya naman, nakapagtayo na rin ito ng sarili niyang bahay at farm sa mismong lugar kung saan siya pinanganak. Kailanman ay hindi niya naisip na magtungo sa siyudad para lamang maging abala sa buhay. Nakasanayan na rin niya ang mga kalmadong presensya at siguridad na nailalaan ng kanyang lugar sa kanya. Hanggang sa makakilala siya ng isang binata, matapos siya nitong tulungan nang siya ay masiraan ng kotse. Isa iyong love at first sight ayon kay Alice. Maging ang binata ay nabighani rin sa kanyang kagandahan. Kaya naman, hindi na pinalampas pa ng binatang iyon ang pagkakataon at oras para makapanligaw. Hanggang sa mauwi sila sa pagde-date na nagbigay daan din sa pagkakaroon nila ng relasyon. Maaga na rin nilang napagdesisyonan ang magpakasal at nabiyayaan na rin ng dalawang nagagandahang mga anak. Isang bagay na pinapangarap lamang ni Alice dati na ngayon ay natupad na. Naging gabay si Alice sa paglaki ng kanyang mga anak. Tinuruan niya ito ng maraming bagay na may kinalaman sa kanilang farm at tinuran din ng maraming kaalaman patungkol sa mga hayo. Nakakatuwa naman na lumaki ang dalawang anak ni Alice na nakasanayan na ang kanilang paligid. Sa puntong sabik na silang magising kasabay ng pagtilaok ng mga manok at makatulog sa malaorkestrang ingay na nililikha ng mga kulisap sa madilim na gabi. Walang naging problema ang lahat sa una hanggang sa puntong naglakihan na ang dalawang bata. Hinahanap na rin nila ang kasiyahan at excitement na alam nilang sa siyudad lamang nila mararanasan. Alam din naman ni Alice at ng kanyang asawa na darating ang panahon na iyon kung saan ang kanilang tahanan at malawak na farm ay hindi nasasapat para sa pangangailangan ng kanilang mga anak. Hindi kagaya ni Alice ay nagnanais ang dalawa niyang anak na magtungo sa siyudad para doon tuparin ang kanilang mga ambisyon sa buhay. Hindi na rin naman naging dismayado si Alice at ang kanyang asawa dahil ilang taon na rin naman nilang inihanda ang kanilang mga sarili sa ganoong pagkakataon. Habang ang mga anak nila ay patuloy na lumalaki, ay mas lalong hindi ito nakukontento sa kung ano lamang ang meron sila. Kaya naman, nang nasa sapat ng edad ang dalawang dalaga, ay iniwanan nila ang kanilang tahanan para makipagsapalaran sa siyudad. Para maging isang edukadong tao, dala ang talino ng kanilang ina. Hindi na nakakapagtaka na mabilis naging matagumpay ang magkapatid sa kanika nilang careers sa mundo ng entrepreneurship. Si Alice naman ay nagtataka kung bakit ganoon na lamang ang pagka-interes ng kanyang mga anak sa mundo ng pagnenegosyo at pera. Gayunpaman ay masaya na rin siya at ang kanyang asawa sa tagumpay na nakamit ng kanilang mga anak. Makalipas pa ang panahon, ang dalawang anak ni Alice ay mas lalo pang naging mahusay at malalakas na babae na nagkaroon na rin ng kanya-kanya nilang pamilya at sariling anak. Pero si Alice at ang kanyang asawa na halos 50 years nang nagsasama ay hindi magawang makita ang kanilang mga apo ng madalas. Hindi rin naman ito'y kinatatampo ng dalawa sa kanilang anak. Inuunawa nila ang dahilan ng mga ito na malayo talaga ang biyahe sa siyudad papunta sa kanilang farm na makakaabala lamang sa marami nilang gawain. At dahil sa lawak ng teknolohiya sa ngayon, ano na nga naman ang gagawin ng mga bata sa presensya ng dalawang matanda? Tiyak na wala din silang gagawin kundi ang mag-cellphone na mag-cellphone. Nakakalungkot para kina Alice na hindi man lang sila madalaw ng kanilang mga anak at apo. Maging sa mga importanteng okasyon kung kailan sila dapat na nagkakasama
bilang isang malaking pamilya. Hanggang sa hindi inaasahang isang malalang karamdaman ang tumama sa asawa ni Alice na naging dahilan ng pagkamatay nito sa mismo niyang kama, sa lugar kung saan niya inilaan ang maraming taon ng kanyang buhay kasama ang kanyang pinakamamahal na si Alice. At maging sa mga huling sandali, eh hindi iniwan ni nilayuan man ni Alice ang kanyang asawa. Masakit din para kay Alice ang tila kaunting atensyon na ipinaparamdam sa kanya ng kanilang anak na nagagawa lamang dumalaw sa kanila noon para alamin kung patay na ang kanilang ama o hindi pa. Umatend man ang 2,000 ng kanilang ama, eh hindi na naman isinama nito ang kanika nilang mga anak. O bakit nga ba nila gagawin ni hindi naman halos kilala ng kanilang apo ang kanilang lolo't lola? Sa pagtatapos ng libing, eh hindi maitago ni Alice ang kanyang pagkaluha at pangungulila, habang ang kanyang 2 anak ay nananatili lamang nakalmado na akala mo'y walang nangyayari. Nang mailibing na ang kanilang ama, ay umuwi lamang sila agad para madinig ang pagbasa sa will at mapaghatian ang mana na maaari nilang makuha. Kahit pa wala din namang maibibigay sa kanila ang kanilang ama dahil wala naman itong masyadong pag-aari o pera. Ang karamihan kasi sa perang meron sila ay nasa pangalan ni Alice. Nang malaman ng 2 na wala silang mamanahin sa ngayon, ay nagsibalikan na sila sa syudad. Habang si Alice naman, kasabay ng kanyang pangungulila, ay naiwan lamang ng mag-isa sa kanilang farmhouse. Isang beses, may babae sa kanilang lugar na medyo may edad pa lamang na nais makausap si Alice at madamayan matapos nitong malaman ang pagkamatay ng kanyang asawa. Ang babaeng iyon ay isang nurse na nag-alok ng kanyang tulong kung saan lagi umano niyang paglalaanan ng oras si Alice para ito ay maalagaan at mas mabantayang mabuti. Si Alice naman ay agad sumang-ayon dahil wala na namang anak na umiintindi pa sa kanya. Di na rin katagalan nang nakasundo na ni Alice ang kanyang naging tagapag-alaga, takilalanin natin sa pangalang Laura. Nagagawa na rin itong bisitain si Alice sa tuwing meron siyang pagkakataon. Tinutuwangan na rin ni Laura si Alice sa pagluluto at ilang gawain sa bahay. Dahil din kay Laura ay hindi nagkulang si Alice sa pag-inom ng kanyang medikasyon. Simula nang nalaman ng 2 anak ni Alice na meron ng nag-aalaga sa kanilang ina, ay mas lalong hindi na sila umalis ng syudad para makadalaw man lamang. Sa kabila ng edad ni Alice, ay nagawa pa rin itong panatilihin ang kanilang farm ng malinis bilang pag-alala sa kanyang asawa. Isang beses ay nagulat na lamang si Laura nang mabungaran si Alice na nakaupo sa rocking chair nito habang hinahawakan ang isang lumang larawan, umiiyak habang inaalala ang memorya na sana'y maibalik niyang muli. Pinahihirapan mo na naman niyang sarili mo. Huwag kang umiyak dahil sa tingin mo'y tapos na ang lahat. Sa halip ay maging masaya ka na lang sa nangyari. Sambit ni Laura sa naiyak pa rin si Alice. Alam niyang mahirap sa isang ina na baliwalain ang kanyang anak. Nauunawaan din naman ni Laura ang nararamdaman ni Alice. Maging siya ay may babae ring anak at hindi niya rin alam ang kanyang mararamdaman kapag siya din ang iniwan nito pagdating ng panahon. Kaya naman, gumawa na rin si Laura ng kanyang sariling pagkilos. Matapos pakainin si Alice at mapainom ng gamot, ay palihim niyang inalam ang numero ng mga anak nito para kanyang matawagan. Nung una ay nagalinlangan pa siya at nagdalawang isip kung tama nga ba ang kanyang gagawin. Hindi man siya sigurado sa kanyang sasabihin, ay naglakas loob pa rin siyang tawagan ang mga anak ni Alice. Pero hindi na siya nagtaka. Nang sa mahigit 10 beses niyang pagtawag na ginawa, ay wala man lang ni isa sa kanila ang nakasagot. Labis na nangamba si Laura sa pagbabaliwala nila sa kanilang ina na paano na lamang kung nalagay na ito sa malalang sitwasyon. Makaraan ng ilang linggo ay isang bagyo na ang nagdadala ng malakas na hangin at pagkidlat ang sinasabing magdaraan sa kanilang lugar. Maaari itong makapinsala sa kanilang farm at pumatay sa kanilang mga tanim. Gayun din, magbigay ng trauma sa mga alaga nilang hayop. Isa itong bangungot para sa mga farm owners kagaya ni Alice. Kaya ganun na lamang ang pag-aalalang nararamdaman ni Laura nang napatawag sa kanya si Alice sa kalagitnaan ng malakas na ulan para sabihing ang isang parte ng kanyang bubong ay tinangay ng malakas na hangin. Wala umanong idea si Alice kung sino ang dapat niyang tawagan. Nang tanungin naman ni Laura kung natawagan na ba ni Alice ang kanyang mga anak, ay tumugon lamang ito na maaaring abala lamang sila sa trabaho o sa mga bata at walang problema.
ayaw naman niya umanong makaistorbo pa sa kanila sa kahit anumang paraan. Ang sagot na iyon ay hindi na nakayanan pa ni Laura, lalo na sa sitwasyon na ang tahanan ni Alice ngayon na nangangailangan ng renovations na maaaring magtagal ng ilang linggo. Dagdag pa ang humihina nitong kalagayan, kaya napagdesisyonan muna ni Laura na ipagpaalam si Alice sa kanyang anak at asawa na dun muna manatili sa kanyang bahay kasama ang kanyang pamilya. Nais tumanggi ni Alice nung una dahil nangako siya sa kanyang asawa na ang magiging dahilan lamang kung bakit siya aalis ng kanilang bahay ay kapag nakaratay na siya sa isang kabaong kagaya niya. Pero napapayag na rin siya nang mapagtanto niyang iyon na lamang ang natatanging paraan. Habang papalayo ay nagawa ng magpaalam ni Alice sa kanyang tahanan, farm at sa kanyang mga hayop at magandang tanawin sa kanilang paligid na palagi nilang pinagmamasdan noon nang buo pa ang kanyang pamilya. Kung si Alice ang papipiliin ay nais niyang magbalik na lamang sa nakaraan at manatili doon habang buhay. Makalipas ang isang linggo ay nagsabi na si Alice ng kanyang pamamaalam na mensahe. Kapag humantong ka na sa edad ko, mauunawaan mo na ang bawat linggo ay dapat pahalagahan mo na parang buwan at ang bawat taon ay dapat pahalagahan mo na parang isang dekada. Magpapaalam na ako sa iyo kasi alam ko rin naman na hindi na ako magtatagal. Pahayag ni Alice na animoy alam na niya ang kanyang kahihinatnan. 2 linggo ang makalipas nang mahiwalay sa kanyang tahanan ay namatay na rin ng tuluyan si Alice bunga ng katandaan. Hindi na niya kailanman mabibisita ang kanyang farmhouse na nangangailangan ngayon ng napakaraming renovations na halos ilang buwan din bago matapos. Dahil na rin sa ilang construction delays, ang mga anak naman ni Alice nang madinig at malaman ang pagkawala ng kanilang ina ay nagpakita pa rin ng kawala ng interes at pagkalamig na hindi maunawaan ni Laura. Nakiusap man si Laura sa 2 na bumisita man lamang sila sa libing ng kanilang ina ay nagdadahilan lamang ang mga ito na pumunta man sila o hindi ay wala na namang mababago. Dito na hindi natiis ni Laura ang magsalita ng masama sa tawag. Sinermonan niya ang 2 kung bakit sila ganoon kasama bilang anak at ano ang naging kasalanan ng kanilang mga magulang para kanilang baliwalain. Isang magulang na walang ginawa kundi intindihin sila at mahalin sa kabila ng kanilang ginagawa. Hindi na rin nakatanggap pa ng sagot si Laura matapos siyang babaan ang tawag ng kanyang kinakausap. Kinabukasan ay nabulabog na lamang si Laura ng sunod-sunod na pag-doorbell sa kanyang apartment. Hindi niya ito agad na pagbuksan dahil inaasikaso niya ang kanyang anak. Pero nang buksan niya ang pinto ay bumungad sa kanya ang isang matangkad na lalaking nakasuit. "Magandang tanghali, Mrs. Laura. Ako nga po pala si Alberto. Nandito po ako bilang kinatawan ng yumaong si Miss Alice." Wika ng misteryosong lalaki na agad na rin pinapasok ni Laura ng kanyang apartment para mas makausap ng maayos. Inisip niyang maaaring kakilala ito o dating kaibigan ng boss ni Alice na nais lamang malaman kung ano ang nangyari sa kanya o pwede ding nawawala niya itong anak. Maraming bagay ang naglalaro sa isip ni Laura pero ang lahat ng ito ay hindi niya masigurado. Maya-maya pa ay nagpaliwanag na rin ang lalaki na nagpakilala bilang abogado ng pamilya ni Alice. "Naririto ako para basahin ang will na nagbibigay sa iyo, Mrs. Laura, at sa inyong pamilya ng isang pamana. Ayon sa papeles ay ibinibigay na sa inyo ang pagmamay-ari ng kanilang farm at tahanan. Gayon din ang lahat ng pera sa bank account ng yumaong si Miss Alice." Kahit na simple lamang si Alice ay isa ito sa nagmamay-ari ng malawak na farm sa kanilang lugar. Si Laura ay halos mapaatras sa kanyang nadinig. Hindi niya akalain na ganoon katagumpay si Alice nung kanyang kabataan. Niminsan ay hindi niya inakala na magmamana siya ng ganoong kalaking ari-arian at pera. Lalo na sa panahon ngayon na nagdaraan ang kanilang pamilya sa ilang financial na problema. Bukod sa legal na pahayag ng abogado, bago umalis ay iniwan din ito ng isang liham na isinulat ni Alice para sa kanyang mga anak. Binilin umano nito na bilang kanyang nurse ay si Laura ang dapat magbasa nito sa kanyang 2 anak. Hindi na rin nagtagal nang dalawin si Laura ng mga anak ni Alice para kumprontahin ito tungkol sa mana. Inakusahan nila si Laura na may nanipula lamang umano niya ang kanilang ina para makuha ang yaman nito. Dito na rin nagkaroon si Laura ng pagkakataon para ibahagi sa 2 ang mensahe ng kanilang ina. Nang malaman ng 2
na mensahe yon mula sa kanilang ina ay marahan silang nakinig. Kung naririnig niyong dalawa ito, ibig sabihin ay wala na ako sa mundong ito. Alam ko na magagalit kayo at may inis kay Laura, pero walang dahilan. Alam ko na mas maaalagaan niya ang farm at ang ating tahanan ng maayos kaysa sa inyo. At alam kong mas magagamit niya ng tama ang pera para ito ay mas may sa ayos. Malamang na kapag binigay ko sa inyo ang aking lupa, ay gagawin niyo lamang ito na shopping mall o anuman, dahil wala naman kayong ibang inisip kundi negosyo at pera. At hindi ko yun hahayaan. Patungkol naman sa pera, naramdaman ko noon pa man na wala kayong pakialam sa akin. Kaya siguro wala din kayong pakialam sa aking pera. Kaya mas magandang kay Laura ko na lamang ibigay ang karamihan sa mga ito. Ang iba ay pinamana ko sa aking mga apo, pero hindi nila makukuha yun hanggang sa sila'y mag-edad 18 na. Kung ano man ang naging desisyon ko ngayon ay dahil yan sa inyong inugali. Paalam, palakihin niyo ang inyong anak ng maayos nang hindi niyo maranasan ang aking napagdaanan. Ang mensahe na iyon ay labis na nagpaluha sa dalawa, lalo't kasama din sa liham ang photo album nilang magpamilya na nagpaalala sa kanilang bigla ng masaya nilang pagsasama noon bilang isang buong pamilya. Wala silang ibang nadarama ngayon kundi pagsisisi sa kanilang nagawa at humingi ng taos-pusong kapatawaran.